good day, everyone. Welcome to RSL Travel and Food Vlogs. Now today we'll be cooking another very easy to cook dish. It's called sinigang na bangus or milk fish. So our ingredients are the following. We have about 5 pieces of already cut bangus fish, this one. Actually, this is only one fish and it's being cut into desired sizes. So bangus or milk fish. And then you also have here, this one, we call this in our local dialect here, iba. In Tagalog, I think they call it kamyas or iba here in our local dialect. You also have here okra, this one, or the lady fingers. Okra, then we have green pepper with some sili labuyo. And we also have here some onions, tomatoes, and ginger. So these are our ingredients. And here in our other plate, we have here talbos ng kamote or kamote tops, spring onions, seasoning. We have here sinigang mix, talbos ng kamote or kamote tops, and spring onions, this one here. Then we will also be using rock salt. So first, what we need to do is we're gonna put in this one first, the kamyas or the iba first. Iba, there you go. Then, because I already allowed it to boil, I put a pot on my induction cooker, and then I set it to 800 degrees, then have it pre-boiled para mas madali natin maluto yung dish, kasi it's already 1 o'clock noon time. Then hindi pa kami nananghalian, so I'm in a hurry because I have a meeting after this. Katapos namin kumain, we have a meeting. I have a very important, very urgent meeting. Actually, dalawang meeting ko ngayong hapon na ito eh. The other one is supposed to be 1 o'clock, but it's already 1. Nagluluto pa ako. Because kanina umaga, doon ako sa trabaho. And then galing trabaho, pag-uwi, I need to cook my own meals. Then after which I need to attend a very urgent meeting by supposed to be 1 o'clock, eh? 1 o'clock na ngayon. So I think I'm gonna adjust the time into 2 p.m. It will provide me ample time to have my lunch, after which I'm going to travel to the meeting place. And after that, pagkatapos, hopefully matapos ko ng maaga yung meeting, when I get back home, meron darating dito na mga ano din, ibang grupo na naman na kailangan i-meet ko, i-brief ko sila lahat. Okay? So, that's why I really am on a rush. So, after the iba, ito, pwede na natin pagsabayin itong green pepper with a sili labuyo, and then the iba. I mean, no, this one is the lady fingers or the okra and the ginger. After that, yan ako na lang yung ano din, onions and the tomatoes. And I'm gonna allow it to boil. So, allow it to boil first for a couple of minutes. I think
mga 3 to 5 minutes i-allow ko, 2 to 3 minutes na i-allow ko na mag-boil before I'm gonna add the fish. Kasi kailangan i-timing natin yung pagluluto ng ano, si ano ito eh, sinigang. So actually there are so many versions of the sinigang nasa atin na yun. Yung iba, meron yung mga iba't iba pang mga gulay na iyan nila, merong mga string beans, merong kahit ano-ano, depende na sa atin yun. In fact, yung iba, they don't even use this one, the kamias, this. Others don't use this. Others use tamarind or sampalok. Depende na sa'yo kung anong gusto mo na i-mix dun, na sangkap dun sa sinigang mo. What's important is yung taste niya. Others even use hilaw na mangga, di ba? May nakita rin ako na vlogger na nagluto ng sinigang, yung ginamit niya ano, hindi kamyas, hindi mangga, na hilaw na mangga, hindi sampalok, yung ginamit niya santol. Sabi niya masarap din daw. So actually it depende na yan sa nagluto kung ano talaga ang gusto niya. So this point where allowing the soup to boil first, kailangan na maano niya muna yung mga vegetables at saka yung spices na ilagay natin, kailangan mapakuluan muna bago natin i-add yung fish. Then immediately after we add the fish, pwede na natin yung timplahan. Because unlike the, there's this other dish na a little bit similar to the sinigang, yung larang, di ba? Previously I was able to cook larang na nilarang na mulmul or nilarang na parok fish. Yung nilarang iba din yun sa sinigang, although a little bit similar, but yung larang kasi, yung nilarang na isda, you have to saute first onions, garlic, and then some green peppers, and then sama mo din yung luya doon, isaute mo. After you saute, kailangan marami yung spices eh. Saute mo yung onions, garlic, at saka tomatoes, maraming tomatoes talaga, and then the pepper, and then the you have the ginger. After which, pagkatapos mo mag-saute, dun mo pa ilagay yung fish at saka timplahan mo kagad para mag-absorb yung flavor. Ito, hindi natin isaute because it's just the simple sinigang. So, as you can see now, nag-boil na siya. So, the next thing that we're gonna do is we're gonna add the fish. Kasi nag-boil na siya. Add the fish. Yan. Then, i-mix natin properly yung fish para ano siya. Then we allow it to boil for another 5 to 7 minutes para maluluto talaga siya. So at this point now, you can add some rock salt. Konti lang muna to taste kasi kailangan natin na i-control yung alat niya. So kunting rock salt lang muna. Kunting rock salt ganyan. I think I'll add a little more, Yan, rock salt. After the rock salt, you can add now the seasoning. So, lagay natin yung seasoning. Yan. After the seasoning, let's wait for it to boil. Wait for the soup to cook, for the fish to cook. Take note, ang ginamit natin na isda dito is bangus. Because someone requested na, I think that was a week ago, someone requested me na
idol magluto ka ng sinigang na bangus. And then in fact he also requested me to prepare kilawin na bangus, yung may gata. I think I'll be having it a little few days from now. Gagawa tayo ng kilawin na bangus with coconut milk or gata. So at this point, while we're waiting, while hinihintay natin yung ano niya, yung fish to cook, I'd like to take this opportunity again to thank my good friends, yung mga malaki rin ang naitulong dito sa channel ko. As you already know that I'm very busy. Most often, wala ako dito, wala ako sa bahay. Punta ako dun sa trabaho. After work, I need to go somewhere else to another work kasi I'd like to keep my time really very busy. Because I'm the kind of person who believes that time wasted is time lost already. So, ayokong mag-aksaya ng oras as much as possible. In fact, when I get home, yun lang ang time ko na nakapag-focus ako dun sa YouTube channel ko. But very often, wala talaga ako. I'm out. Most often, I'm out of town. I travel. I take care of a lot of things. So, kaya pasensya na. And these are the people who helped me a lot. Tong members, mga colleagues ko sa one community. So, I'd like to thank all of them kasi sila ang dahilan kaya ako nagiging inspired na magpatuloy dito sa YouTube. They're the ones helping me. So, first, I'd like to give mention to a very good friend. Siya din yung malaki na rin. In fact, malaki na talaga ang naitulong niya sa akin by guiding me, by teaching me what are the things that must be done that we must do. At merong mga do's and don'ts talaga siya. So, siya si Mark Roncales Vlog. So, yan si Mark Roncales, malaki na talaga na itulong sa channel ko. At sa akin, personally, malaki na talaga na itulong niya sa akin. So, thank you so much. Huwag niyong kalimutan yan ha, mga friends, relatives, mga YouTubers, lalong-lalo na yung mga small YouTubers tulad ko, mga maliit pa yung mga channel, huwag niyong kalimutan yan, matulungin yan. Mark Roncales Vlog. Then you have Ati Litz Vlog. She's a very good friend. She's based in Europe right now. Very busy. Tinulungan niya ako. Then I think if I'm not mistaken, she's in Belgium right now. So subscribe niyo yung channel niya, Ati Litz Vlog. You also have a very good friend, a very good cook. Talagang magaling talaga at saka mabait. Kitchening Official. So please do not forget to subscribe to her channel, Kitchening Official. So you also have another good friend, very active, very helpful, Robert Mix TV. Tandaan niyo po, Robert Mix TV. Then you have yung anak, beautiful daughter ni Tatay Ray. Beautiful daughter ni Tatay Ray. Isay B Vlog. Huwag niyong kalimutan yan. Subscribe niyo yan. Then, you have a very good friend. Partner ko talaga ito. Then, I always mention his name kasi he's really a good friend. And we have been working together for a while. And then, katulad ko rin siya. Very active, very helpful. Itong katulad ko rin na guwapo si Power Raymar TV. Power Raymar!
Huwag kalimutan nyo si Paul Raymer. Then, anak ko rin, isang anak na mabait, and then matulungin, masipag, at higit sa lahat, maganda si Isa's Diary. Huwag nyo kalimutan yan, ha? Isa's Diary. And then, after Isa's Diary, you subscribe nyo si Isa's Diary, ha? Then, after that, my beautiful daughter, the most beautiful of all, si Michelle Iniva Conde. Huwag na huwag nyo kalimutan yan, dahil pag nakalimutan nyo, isubscribe si Michelle Iniva Conde. Kayo rin, magtatampo ako sa inyo, ha? So, huwag kalimutan, Michelle Iniva Conde. Then, another very important, very good person, Jeneline Tipino Kitchen. Subscribe nyo yan. Isang mabait yan na anak ko rin, si Jeneline Tipino Kitchen. Then, isang kaibigan, good friend, very active, and then comes from a respected family, Siong Show Channel. Huwag kalimutan nyo i-subscribe si Kuya Jessa, Siong Show Channel. Then, pinsan ko, magaling di, na magaling magluto, pinsan ko yan, ha, ito si Mary Grace Cojardo Vlog. Mary Grace Cojardo Vlog. Nabanggit ko na kanina, pero banggitin ko ulit. Ito yung mentor ko, the one teaching me. Dito, tumulong sa akin, dito sa YouTube talaga, guiding me. So, siya ang idolo ko, siya ang mentor ko, Mark Roncalles Vlog. Then, ito pa rin, isang kaibigan, very active, and then matulungin sa kapwa. Huwag kalimutan, Don Seth Vlog. Don Seth Vlog. Then, the very beautiful and the very active, at palagi akong dinadala sa mga virtual tours to my favorite spots in Mother Nature. Walang iba kundi the very beautiful Simple Red Channel. Huwag kalimutan, ha, Simple Red Channel. Then, a good friend, my brother from Cambodia, si Brother Samphulin, please subscribe his channel, Khmer Cultural Media. Ito yung maganda din kasi for the first time in my entire life, virtually nakapasyal ako sa mga historical sites, yung mga magaganda, mayroong historical significance. Talagang very good contents kay Khmer Cultural Media. Then, isang active na daughter. Isang active, maganda, matulungin, at saka magalang, sobrang magalang talaga. Which I really like this lady a lot. I really like her. Isay B. Vlog. Huwag niyong kalimutan yan. Magtatampo ako sa inyo pag kinalimutan nyo i-subscribe si Isay B. Vlog. So, while we i-ano ko muna ito i-mix because I think it's almost cooked. Mix natin ng kunti muna before I drop in the next ingredient because it's almost cooked already. So, after Isay B. Vlog, huwag kalimutan din ang maganda kong anak, si Hanlin, a beautiful daughter of Tatay Ray. Lynn's Vlog. Lynn's Vlog. Huwag niyong kalimutan, subscribe niyo yan, ha? Lynn's Vlog. And then, another daughter, very beautiful daughter, active. And then, I like this young lady because she's very kind at saka magalang talaga. So, Geraldine Lanuhan. Geraldine Lanuhan. Now, the next, ito. Huwag na huwag niyong kalimutan talaga ito dahil
isa ito sa mga idol, idol ko talaga. She continues to inspire me a lot because she has shown to me what true leadership is all about. Kasi isa itong ano, overseas Filipino worker, and then she's been working for the longest time. She's been working abroad. Then isang very strong woman, good leader talaga. Nakikita ko, na feel ko talaga that she's a very good leader. I have proven it na talagang she's a good leader. Magaling mag-advise, ano. So Balukon Family Vlog, Idol Australia. Si Idol Australia, Balukon Family Vlog. Yun ito, isa ito sa mga inspirasyon ko rin. Ito si Buddy Mercolicia. Buddy Mercolicia, isa ito sa mga pinaka-active sa lahat ng mga kasama ko dito sa One Community. Mr. and Mrs. Buddy Mercolicia, kasama yung active din kay yung pinaka-active na ano, isa sa pinaka-active din sa One Community, yung Mrs. niya, Sherilyn. Sherilyn, the wife of Buddy Mercolicia. Then, huwag niyong kalimutan sila. Okay? Subscribe niyo din yan. Supportahan niyo yung channel nila. Together with Colasmoto. Huwag kalimutan si Colasmoto. I-subscribe niyo yung channel niya. Yung si Tom and Ami Vlog. Tom and Ami, isa din sa pinaka-active. Matulungin. At saka, ano din. I think they've been very busy for the past couple of weeks. Busy sila, pero andito pa rin, nakasupport dito sa ano, One Community. We also have Bibs Mix Vlogs. Ito si Bibs Mix Vlogs. Kasama ko ito actually sa trabaho, si Bibs Mix Vlogs. Yung vlog niya, yung YouTube channel niya is Bibs Mix Vlogs. Si Engineer Minerva Subkay. Si Engineer Minerva Subkay. So, I think na enumerate ko na yata lahat, pati kasama na si Jeneline Tipino Kitchen. Huwag niyong kalimutan yan, ha? Si Ati Litz Vlogs, si Mark Rocalis Vlogs, Robert Mix TV, then si Tom and Ami Vlog, Buddy Mercolicia, Balukon Family Vlog, Geraldine Lanuhan, Lynn's Vlog, Isai B Vlog, Kimmer Cultural Media, The Very Beautiful Simple Red Channels. Basta makikita ko na may premiere si Simple Red, talagang excited ko dahil makakapasyal na naman ako doon sa mga theme parks close to Mother Nature. So, maganda talaga. Kitchening, official, magaling, napakagaling magluto dahil mga chef sila. So, huwag niyong kalimutan yan. My good friend, idol ko rin, classmate ko sa Red Horse, si Power Raymar TV. Huwag kalimutan si Power Raymar. At saka yung magandang anak, si SIB Vlog. At si Aisa's Diary. Ito si Aisa, very good girl. Ito si Aisa talaga. Very good girl. So I think that's about it. Na acknowledge ko na yata lahat. Uy, meron isa dito. So sorry. The very beautiful and very active. Hindi pwede kalimutan natin ito dahil baka magtampo sa atin ito. Si Florence Martin Vlog. So, isa din ito sa i-request ko sa inyo. Huwag na huwag niyong kalimutan. Ito si Florence Martin Vlog. Okay? Please subscribe to her channel, support her videos, like and subscribe. Tsaka kung pwede lang, i-share nyo. Okay? Florence Martin Vlog. Okay, I think na-enumerate ko na lahat.
Thank you to all of them. Suportahan nyo sana so that mag-grow yung mga channel nila, then mas marami pa silang matulungan. So let's get back to our dish. The next that we're gonna, I think I'm gonna taste this first. Okay? Kasi luto na ito. Taste muna natin ito. Itong gagamitin ko sa pagkikim ito. This one. Kasi I do not make it a point na itong lado lang gagamitin because okay, kulang ng kunting rock salt. So, let's add little rock salt, okay? Then, at this point, i-add na natin itong sinigang mix. Kunti lang. About half. Then, i-mix natin. Yan. Tingnan nyo yung sabaw. Oh. Tikman ulit. Kulang ng kunting black salt. Kunti lang. Last but not the least would be spring onions and these talambos ng kamuti or the kamuti tops or in English sweet potato tops. Then let's not overcook this, the leaves, kasi pag i-overcook natin yan masisira ang leaves natin. Okay? Sira ng dish natin. Pasensya na kayo guys, sobrang ingay dito yung aso namin. May aso na kapasok dito sa bahay. Sa labas, mayroong 5 aso sa labas. Dito sa loob ng bahay, may 2. Sobrang ingay. Sobrang ingay talaga. So we're done already. Masarap na itong ano natin. Okay, we're done. So we're gonna turn off the heat. Turn off the heat, and then thank you so much for watching my presentation, my video today. I hope you like and share and subscribe to my channel, Ray's Travel and Food Blog. I hope you continue to support my channel. And then, thank you so much for watching. Have a nice day. Stay safe always, and God bless.